Guys, good morning. Ikikwento ko lang sa inyo kung paano ba talaga ang buhay ng OFW dito sa Saudi. Kasi maraming narinig tayo na delikado raw. Delikado yung Saudi. Maigpit sa mga batas. Maigpit kung sa'yo maigpit. Siguro may sa mga kalukuhan siguro, maigpit sila. May kasalanan ka, siguro maigpit sila. Bali, ang nangyari sa akin kasi, bali, kwento ko lang kung paano ko na-hire. Napunta ko ito, sorry. Bali, yung trabaho ko kasi doon sa Pilipinas, bali, plant operator, dinatawag doon sa Pilipinas na production operator. May na ano ko, may natanggap ako na ano, hiring email regarding sa plant operator, gold yun, gold plant operator. Bali, kasi mga 2 months ago, nag-send ako ng resume sa work abroad. Kasi nag-ano ko dun eh, nag-register. Tapos, nag-apply dun. Send ang resume kung mayroong mga hiring na ganun. Yun, bali after 2 months, may nag-email na hiring daw sila, plant operator. Kaya, tapos, yung interview daw, doon sa Maynila. Kaya hindi ko muna pinansin. Kasi malayo yung Manila. Pero nang magtagal na, yung kaibigan ko pala na katrabaho ko rin, nakatanggap rin pala sila ng email, kasi nag-apply din pala sila. Bali, binigyan lang pala sila ng hindi sila sa work abroad ng apply. Bali, may tao nagbigay ng address, tapos binigay sa kanila. Yun, nag-email sila. Yun pala, sa Davao, yun. Mayroon sa Davao, nabalitaan ko lang. Davao. Kaya tinawag ko yung isisig, may sa Davao pala kayo, tapos hindi kayo na. Sabi naman nila, hindi naman kasi nila pa pinapaalam, kasi hindi pala sure. Pero, yun nga, sure na daw, mayroon daw sa Davao interview. Kaya ganun, sabi ko, doon na lang ako sa Davao, sasama na lang ako sa mga kaibigan ko kasi para isaan lang. Yun, bali. February yun, pumunta kami ng Davao, doon sa Marco Polo, yung interview eh. Umalis kami ng clubber, mga alas 6. Dumating kami sa Davao, mga alas 4. Masakit pa ngayong ulo ko kasi nalula ako eh. Hindi kasi ako sanay. Tapos, after yun na to make the story short na hire, may job offer. Tapos, tinanggap ko naman yung offer. Bali, nag-interview. Tapos ang interview, kapas sa interview, dumaan ng HR. Tapos ang HR, doon na sa offer. To make the story short, tinanggap yung offer, nagpirmahan. Bali, sa tatlo kami nagpunta sa Marco Polo, tatlo rin kami na-hire. Kaso nga lang iba-ibang area. Bali, yung area na yun, bali, doon sa Bulga area, doon sa Asok area, doon sa Alamar. Bali, pero pareho pa rin, Mahaden. Pero yung ano namin, iba-iba yung agency na ano namin eh, nagawak sa amin. Ano ko eh, Jadara ako. Bali, yung dalawa kong kaibigan, yung katrabaho ko. Ano sila eh, EGMP sila. Bali, after that hiring, after 2 weeks, tinawagan ako una. Medical. Bali,
Pagkatapos sa 2 weeks nang bidikal ako, bali sa Cagayan ako nag medical kasi yung pinakamalapit na nila accredited. Doon ako sa Cagayan, mga isang araw ako. Fasting, yung normal na sa medical. Bali, ang nangyari, pabalik pa nga ako kasi yung fasting ko, lampas na ako eh. Hindi na ako naka-fasting. Kaya ganun. Bale, bumalik pa ako para magkuha ng dugo kasi hindi ako nakuha ng dugo kasi yung ano ko lumpas daw sa fasting. Kumain ako ng alas 12. Hindi ako kumain ng alas 6, hindi na ako kumain. 6 ako nag-stop kumain. Dapat pala alas 12. Uminom lang ako tubig, kumain ako ng biscuits. Hindi, hindi pala, lampas na pala ako. Kasi alas 10 na eh. Dapat 8 hours lang. Bumalik ako pagkabukas, fasting. Yun. Umuwi ako, tapos after mga 3 days, may result na. Sabi nila may problema daw ako, babalik daw ako. Bumalik ako. Tagal. Tagal na ako medical kasi pumalik-palik ako. May problema ako sa liver. Yung liver ko, bali, may problema. Pinapunta ako ng ultras, pina-ultrasound ako. May result na, pinapare din pa talaga doon sa kawan, sa gastro. Yun. Pinapunta ko doon kasi sila kutinto eh, para for clearance. Sinabi ng doktor doon sa gastro, sabi niya, i-confirm natin, dadaan ka ng ano, mayroon kang equipment na dadaanan. Kung ma-confirm ko, pirma ko pa sure ball na hindi ka magpunta daw dito sa kuan dito sa Saudi para hindi ako makauwi. Para sure ball na ako nang sabit. Kaya yun. Only. Nag-undergo ako ng yung sinabi niya, bayad ako 6,000. Para wala nang problema. Doon pa ako nag-steam na one night. Tapos na kabukas kasi problema rin yung pera kasi 6,000. Sabi ko sa asawa ko, mag-provide ka ng 6,000. Ayun, nag-provide siya. Bali, inutang na lang namin yung pera. 6,000 para magkapag-ano talaga. Pumalik ako sa kanan. Sabi ng doktor, kung okay yung resulta, pirma ako. Treated naman kasi yung ano ko. Balik ako ng clinic. Sabi ng clinic, okay na ito, tawagan lang kita kung kailan yung ano sasabihin sa'yo na free to work ka, iti-text lang ito tawag. So to make the story short, pumalik na ako ng bahay namin. Kaya ganun, after ano, mga 3 days, tumawag yung agency sa akin na free to work daw ako, kailangan ko na maganda. Bali mag-resign ako sa trabaho ko. So nag-resign ako ng agad-agad. Ano yun eh, 1 month process ako. After 1 month, advice yung pumunta ka na dito sa Pilipinas, sa Manila kasi para masikaso yung ano mo, yung P2 kasi may flight schedule ka na June 23. Pero pagkatapos ng June na ano ko, lumipad, ala, ano ba, nag sinagyan ko lang pala ay tracking lang kasi walang available na ano, walang available na flight doon kasi kasagsagan ng ano yun eh, summer, walang available na flight. So ayun, na pilitan ako magsakay ng ano kasi 2 months pa after para bago ko makakuha ng flight school ticket eh, June yung ano ko schedule na sinabi ng agency. Kaya nagbanda lang ako. Ayun, to make the story short, nakarating kami ng Manila. Ako ng Manila, June 3.
Doon ako naghintay ng ano, flight schedule. Bali, yung kuang ko sa sinasabi ko na yung buhay OFW dito sa Pilip, sa Saudi, hindi naman ano, sabi kasi nila stricto, delikado. Pero kasi hindi naman totoo. Nagpidos kami dun sa ano, sa Pilipinas, sabi maraming ano, delikado, tapos parang bawal. Siguro, bawal. Kasi normal yun sa kwan eh. Pero sa actual, hindi naman maramdaman. Bawal daw yung mga sa Christian na mga kwan, yung crucifix, sa rosary, pagkain, yung pagkain baboy. Yun, bawal titigan yung mga babae. Pero wala naman, pag hindi ka magpalata lang talaga. Siyempre, ako excited din ako. Excited na may rin yung mga agam-agam. May dun sa ano, flight ko, June 23, sinabi kasi yun, ano, nagpidos kami ng 21. Doon sinabi yung mga bawal, kunting ano, parang ano lang, briefing. Tapos na nga, tapos ng briefing, doon sa agency kasi yung briefing, yung agency kasi yung final. Tapos pagka 23 flight ko, hinatid pa nga ako ng kapatid ko kasi hindi ko alam. Ang dala ko lang na pera doon is ano lang, 80 real. Kasi ang ano lang palitan na is 11 lang. O lang yung 11. 11 pesos lang. 1,000. Laki nga. Yun, bali, dalang pera ko lang is 80 lang. Sabi kasi na agency, magdala ka ng extra money. Sinabi lang magdala ng 30 para sa SIM card kasi para madala yung communication pag pick up namin daw, pagdating namin sa damam, sa airport daw. Ayun, bali, excited ako. Papalit ako ng pera. Tapos, pila na kami doon sa kuan, immigration, kapila lang doon, titingnan yung passport, interview, kinuha yung talata ko, tinignan, kung okay ba o hindi. Okay naman, pumila ko doon sa loob para sa bagahe, sa bag inspection. Ayun, naghintay kami ng mga kuan. Dalawang oras din kasi delayed yung flight namin eh. Nagulat nga ako kasi binigyan pa kami ng pera ng taga airport. Yun pala yung programa nila na bigyan ka nilang allowance. Yun pala siguro yun. 700 pesos. Nagpila kami doon. Sa madaling sita, nakuha ko yung pera. Tapos pagkatapos makuha, after 1 hour, nagpunta na kami. Sakay na kami sa plane. Kasama ko yung kasabayan ko na si Jerick. Eh, si Jerick pala yung kasama ko sa flight ko. Kasabayan. Sampler siya, sampler siya. Parehas kami ng ano? Parehas kami ng tawag doon agency, Jadara. Tapos sa ano pala, doon sa plane nagkasabayan ako ano, mga Pilipino going to Bahrain sa seat ko sa bandang ano kasi ako, bandang may bintana sa pinakagilid yung katabi ko, yung babae na tatrabaho daw sa Bahrain. Siya daw yung in charge sa mga yung mga cleaners daw yung trabaho doon. Tapos yung sa kaliwa, sa tabi ng babae, sabar rin din. Siyempre, kwentuhan,
tinatanong ko yung mga trabaho. Sabi na nila, ano daw yung trabaho ko? Sabi ko, sana ako sa Saudi. Ano yung trabaho doon sa Saudi? Sa coal plant processing. Sabi niya, maganda raw kasi sa puan planta ng gold daw, marami daw pera. Pero wala naman talaga. Meron, pero sweldo mo meron. Gold, wala kang gold kasi hindi naman sa'yo yung gold. So, yung biyahe is, 8 hours. Tapos, 8 to 9 hours yata yun. So, ihi ako ng ihi. The time na lumipad na, kina-start na, nag-ano na. Ihi ako ng ihi kasi, siguro, excited lang. Tapos, aghalo yung emotions mo. Emotion. Hindi ako makatulog kasi ewan ko. Tapos, kuwan. Tinan ko yung mga kuwan. Yung mga kasama ko. Tulog na sila. Tapos ako, wala. Lulat yung mata ko. Dami kong isip na baka magano, baka biglang magka-trouble, yun ganyan ba? Kasi ang layo, yung tagal. Dito tinan ko yung dinadaan namin na dumaan kami sa... Mas naman yung dinadaan ng Middle East. India, yung ganyan. So, after 8 hours, dumating kami ng Bahrain. Gulat nga ako kasi yung Bahrain pala, maliit lang. Isang isla lang. So, bumaba kami, sinabi yung kasama ko na Bahrain na, bumaba na tayo. Kasi doon din sila nagtatabaho sa Bahrain. Babae, taga ano yan, taga Leyte. Kasabi, kasamaan ko. Pagkatapos ng sa Bahrain, lumipat na kami ng plane, papuntang Dammam. Yung katabi ko naman yung kuan Arabian yata yun, Saudi Arabian citizen. Sinisipat-sipat ko lang. Siya din na sinisipat-sipat rin. Tinitinan ko lang siya. Wala naman kuan. Wala problema. Siguro mga 30 minutes, lumipad na kami. Sa mga 30 minutes, tumating na kami siya na ma'am. So, ganun. Lang. Tinitingnan ko yung mga tao. Laki ng mga tao. Arabo. Itim. Halo-halo. May mga Bangladesh. Indian. Arabian. Halo-halo. Bako. Tapos, yung pagdating namin doon sa Dammam. Nakapila kami. Ginawa yung passport, pictures. Tapos, pagdating namin doon sa Dammam, lumabas na kami. Ay, hindi pa nga, pumili pa kami ng SIM card para sa communication ng driver, para madali kami ma-pick up. Ay, nita, ang nangyari, tagal kami na-pick up nga after 1 hour pa kasi hindi rin kami magkita. Doon naman kami sa gate na sinasabi nila. First time kung ano yung kuan, ang init-init ng kuan. Init ng panahon kasi kasagsagan ng summer daw yun, June. Totoo nga. Ang init-init. So yun, bali, to make the story short, nakuha kami ng kuan, driver. Dinala kami sa pang hotel, opisina pala yun. After 1 hour, dumating kami doon. Mga alas ng bebe na, ng gabi. Dating kami doon sa kuan. Opisina, sirado na. Tapos, buti na lang may Pilipino daw na mabait. Yun pala yung in charge doon sa human resource. HR pala siya. In charge siya sa payroll. Siya yung nag-aarrange. Ayun, bali nag-offer siya since sirado na yung sarado na yung office. Wala na mag-asikaso sa amin. Temporarily daw. Papakainin daw kami niya ng
Tinapay. Ay, sige, walang problema. Pinapasok kami sa kwarto niya, pinapaya ng coffee with milk. Coffee milk. So, ganun. Mga kumain lang muna kami ng paan. Yun. Slice bread. Kwento-kwento. Ano rin pala siya? Pilipino. Taga Iloilo, Ilongguto. So, ganun. After, ano, yung competition namin in arenas, tapos, yung kwarto namin, bali, doon pa kami napunta sa yung may kasama kaming isang Indian. Buti naman, mabait yung Indian na doon kami pinano. Kasi sharing kami sa kwarto. Yun. Kinabukasan, pinatawag kami dahil sa kontrata. Pinapirma kami. Tapos ang pirma, dinala kami doon sa kwan. Sa clinic. For medical. Ay, nag-medical kami doon. Natagalan kasi kami kasi yung kuan. Gusto ko nila kunin ng stool. Tae ba? Pero hindi natuloy kasi yung driver pinano lang kami. Pinabalik na kami. Kasi naghintay kami sa ano eh, stool namin sa tae. Kasi hindi kami makatae. Tumae na kasi kami doon sa kuan. Bago kami umalis. Kaya siguro gusto nang umuwi ng kuan driver. Tinawagan yung kuan na wala, matagal pa. Ganun. Pinalik na kami doon. Sa ano namin. Sa accommodation. Pagdating namin doon sa accommodation, pinatawag kami for sa ticket. Kinuha namin yung ticket para sa area namin na pagdating namin doon sa area. So, kinabukasan, kinabukasan, bimiyahe na kami going to Damam. Isang oras yung biyahe, tapos saka kami ng airplane. Going to Kasim. Yung Kasim pala yung airport dito. Sinalubong kami ng ano, yung driver din ng Mahabin. Pagdating namin doon, siguro mga isang oras yung biyahe. Pagdating namin doon, may mga Pilipino na sumalubong sa amin. Yun pala, sila pa yung kasama namin sa pagbiyahe. Yung pangalan ng driver si Chacha yun. Taga India. Bali, yung sinasakyan namin eh, James sinano sa sasakyan. Tapos, ang nangyari bali, paika-ika yung kasi may problema. Dumating kami ng ano, gabi na. Doon sa Bulka. Sukay Barat. Sukay yun eh. Tapos na rin siyang namin. Yung kumain muna kami. Kumain muna kami. Tapos dinakap sa Bisol. Tapos accommodation. Maganda naman yung accommodation nila. Pagkabukas, pinapunta kami sa HR ng Maadin. Tapos, doon, inorient kami kunti. Tapos, kinuha yung kontrata namin. Tapos, hinatid na kami doon sa kwan. Safety, inorient kami may isang araw. To make the story short, tapos, kinuha kami ng mga PPE. Tapos, yun na yun. Sabi ng sekretary ng HR na huwag na lang muna daw papasok kasi bukas, Biyernes at Saturday, wala mga bossing, wala makatid sa'yo sa Bulka. Ano lang muna ako, stay lang muna ako dun sa kwarto ko, dalawang araw. Pagka Sunday, dinala na ako sa kwan. Dito mismo sa ano ko, Bulka. Pagdating dito sa Bulga,
Bali. Kabukas. Dinala ko sa ano. Sa safety. For irritation drain, kunti lang. Tapos sa dinala na ako sa nail operation. At yun, yung mga tabako, inurin sa akin. Tapos yung mga dapat gawin, don'ts and don'ts, pinaano sa akin, inurin. Tapos yung nagurin sa akin, taga-Surigao din pala. Swerte naman, pwede. Yung mga Pilipino yung mga karamihan na doon eh. Nagtatrabaho sa area namin. So, ganun. Yung trabaho, yan lang din. Tulad ng trabaho dun sa ano, Pilipinas.